Bagong araw na naman po at bagong adventure na naman po kami at siyempre bagong kaalamang pangkalusugan na naman po para sa inyo. So today we are going to a trail called Castle Hot Springs Road. Off-roading po ito and then dire-diretso po kami, lalabas po kami sa isang napakagandang lake. Ang tawag po namin dito ay Lake Pleasant. So napakaganda po nitong lake na to. Napakalaking lake po. Tapos po, ang pag-uusapan po natin mamaya sa inyong kalusugan, mga kapatid, mga kababayan, ay ang tinatawag nating ano nga po bang mga kailangan na blood test or mga testing about tungkol sa inyong mga pangkalusugan. Ano nga po ba yung mga routine na dapat nyong ginagawa? Kung kayo ay walang problema, pwede natin gawin tong sa kalusugan, pwede pong gawin tong yearly. Ngunit kung kayo naman po ay merong mga tinatawag na problema sa diabetes at kung meron naman po kayong problema sa mga kidneys, kailangan po natin dito every 4 to 6 months. So mamaya po, abangan niyo po kami at papakita ko po sa inyo itong trail na to. And of course, I will talk about the different testings, routine testings, screening ng mga blood test po. Okay? So, hintay-hintay lang po kayo. Abang-abang lang po tayo dyan. At of course, medyo, ano po, napakaganda po ngayong araw na to. It's only 79 degrees, hindi po masyadong mainit. And we are going on a trail, off-roading, and makikita nyo po rin po mamaya yung lake. Okay, abang-abang lang po. Mga kababayan, mga katropa, mga sir, magandang umaga po sa inyong lahat. Oh. Ayan na naman po sila, si Ma'am Boy, si Ka Eric, si Mr. Dakuykuy, oh, si Sir Alan, at si Sir James. Nagsama-sama na naman yung mga basagang pula. Basagang pula, salbahe. Sabi nila, tibret, okay. Oh, ayan po si Ma'am Shell na sa loob po, ayan. Si misis ko na iwan dahil meron pong lakad ngayong araw na to. Okay. So, yeah. Beautiful place. You know? Look at that. Hi, Sir James. Hello. Good morning. Uh-huh. Ito po. Ganito po ang itsura ng Arizona. Tingnan nyo po itong mga cactus na to. Ang lalaki na po. Napakatagal na po niyang mga yan. Ayan. Tingnan nyo yung clip na yan. Malalim-lalim din po yan. And look how beautiful is that. The beauty of Arizona. Napakaganda ho. Tingnan nyo. Napaka peaceful. Hindi po ba palagi kong sinasabi sa inyo, rest and recreation. Today is Saturday, kaya ito po, parelax-relax po kami. Ayun, si Ma'am Shell pala yung nag-drive today. Okay, so mga kapatid, ayan, ang buong tropa nandito ho. Oh, tingnan nyo. Ayan. Nag-take a break po muna kami dahil medyo pagod ng konti. Ayan, oh, mga kapatid. Bike ka lang eh. Oh. Another adventure. Another adventure daw ho. Ayan. Every day off. Tingnan nyo, tumataas na yung araw at nandito po kami ng konti. Medyo mataas na po kami. Ayan, napakaganda ho ng lugar natin. Beautiful place. Mahirap lang. Okay, so standby po kayo sa ating ano ha? Sa ating vlog at maya-maya po ng konti pag nasa may malapit na po tayo sa lake at pag-uusapan na po natin kung ano yung mga kailangang blood test screening na dapat nyong gawin at sumabay-bay lang po kayo, umantabay po kayo sa amin. Okay? Napakadumi na naman po ng sasakyan natin.
Inyan po talaga mga jeep. Dapat kailangan marumi. Alright. Okay, ito po ako. Yan, ito po ang suot natin ngayon. Meron pa rin po tayong mask. Kasi COVID pa rin. Ito po ang aming social distancing. Yan. Napakaganda ho ng Castle Hot Springs Road Trail. Tingnan nyo yan, napakaganda. Meron din pong resort pala dito. Mamaya ho, ipapakita ko rin sa inyo yung resort. Napakaganda rin ho ng resort dito. Kaya lang, napakamahal. Pero napakaganda dahil meron ho silang hot spring dito. Tabi po kayo dahil meron po tayong sasakyan. Ito ho, ito pong lugar kasi na ito. It's known for trailing, off-roading, at saka mga ano. Ayan. Kita nyo ho yun, napakaganda. Hilig yan po, ang hilig talaga ng mga ano. Ayan, oh, tingnan nyo. Yan po ang hilig dito ng ating mga kababayan, ang mag-trailing pagka weekend. Okay, sige po. Siguranda na medyo gumaganda na ho yung dinadaanan natin. Bako-bako may mga bangin-bangin na, may mga bundok-bundok na. Sumisikip na ho. Paganda na ng paganda ang dinadaanan natin. Okay, mga kababayan, ayan ang trail po natin. Sumisikip po ang daan. Kaya kailangan hinay-hinay dahil baka mamaya may kasalubong ho tayo. May kasalubong ho tayo. Ayan. Ayan. Oh, Sir Alan, ano mo sasabi mo sa trail na to, sir? Sa ngayon, masasabi ko, excited ako. First time kong makadanas ng ganitong klaseng trail. So, masasabi ko lang sa inyo, relaxing. Relaxing tayo lahat. Yan, tingnan nyo, mayroon hong bangin din sa gilid, ha? Alalay lang ako, dahan-dahan lang. At nako, pamahulog ho tayo. Ayan mga kababayan, ayan po ang hilig talaga ng ating dito at adventures, napakarami yung adventures. Sa mga susunod naman po mga vlog, baka ang isusunod ko po makikita nyo naman ay yung mga adventures namin sa pag-shooting. Mahilig po kaming mamaril din sa Arizona, medyo pupunta naman po tayo sa shooting range, ano po. Okay, yung mga mahihilig po sa mga mangoleksyon sa mga baril at ano, in the future, marami po akong ipapakita sa inyo ng mga iba't ibang klase ng baril dahil isa rin po yan sa hilig ko, ang mga koleksyon po ng mga luma o antique na mga baril po. Mahilig po ako sa mga antique, mga brand new, antique, depende ho sa klase. Ito ho yung napadaan natin kanina na mga nagmamotorsiklo rin na magti-trail. Oh, ayan ho sila. Okay, ayan, meron silang mga dirt bike. Ayan, ayan ho sila. Okay. Okay, mga kababayan, tingnan nyo, nandito po kami sa tuktok ng bundok pero meron pong tubig. Ibig lang pong sabihin, meron po tayong bukal dito. Ayan, ayan po, ginagamit po yan ng mga ranchers para pag-inuman po ng mga baka. Marami po rin itong mga wild ducks. Kung makikita nyo po yung wild ducks doon, ayun, may wild duck po tayo doon. Oh. Tingnan nyo, lumalangoy po pamilya ng wild ducks. Ayun. So, may mga wild ducks din po dito sa state ng Arizona. Ano po? Okay, so ngayon titingnan natin dito naman sa bandang ibaba. Medyo may maganda hong view dito eh. Kaya gusto ko sana makita nyo rin. Ay, malikot. Ayan, tingnan nyo ho dito sa may bandang kaliwa. Ah, paganda rin ho dyan, oh. Pababa ho yan. Marami rin ho rito ang tinatawag na lang cattle guard para ho yung mga baka hindi makalusot. Ayan. Si Mr. Carmelo Dacoycoy, ayan, nasa likod ho. Yung nasa huli, si Sir Eric. Yes, beautiful. Pinampit ba tayo dito ngayon? Siguro mga 2,000 siguro to, sir. 2,000 elevation. Mababa, paket ho kami ngayon, no? Pataas. Ayan, ayan po yung ating morning sun. At ang maraming cactus. Napakalalaki ho ng cactus dito, ayan, no? Kita nyo ho yan, napakaganda ho ng mga cactus na yan. Okay. Baka to. Mataas ang bangin dito. Okay. All right.
ang daanan ho namin, ayan, pababa na po kami ng bundok. Kita nyo ho yan, napakababa naman. Dire-diretso, medyo ingat-ingat po tayo dito dahil medyo malapit po sa bangin. Yung clip nandyan lang sa gilid. Ayan, okay. So, ayan si Sir James, nauuna po. Siya po ang lead namin. Si Ma'am Shell po ang nagda-drive. Ayun po siya, tingnan nyo. Medyo delikado ho rito sa lugar na to. Okay? Okay, malapit na po tayo dito sa tinatawag namin na Castle Hot Springs Resort. Tingnan nyo naman po itong mga palm na to. Nasa gitna ng disyertong bundok. Parang oasis po siya. Napakaganda ho niya, napakalalaki ho niya. No? Tingnan nyo itong daanan namin, dinadaanan ngayon. Yan. Tingnan nyo na, matatanda na po itong mga... Matatanda na po itong mga puno na ito. Ayan, tingnan nyo. Hintay-hintay po tayo kay Sir Eric dahil medyo na-stuck na po tayo dito. Hintay-hintay lang po tayo. Ito na po yung tinatawag na Castle Hot Spring Resort. Ayan po. Ito po yung Castle Hot Spring. Ito po tayo ngayon. Ayan. Ang Castle Hot Spring. Okay. Hindi na po tayo. Plated. Okay, this is the Castle Hot Spring po. Yeah. Ito po ay resort in the middle of nowhere. Ito po ang tinatawag na Castle Hot Springs Resort. Tingnan nyo po yan, napaganda po nitong lugar na ito. Ay nako, meron po silang mga meron po silang pool, meron po silang mga amenities dito. Ang room rate nga lang po, medyo mahal. Kung titingnan nyo po yan, ang tawag po dito ay Castle Hot Springs Resort. Maabot po sa, I think sometimes 800 a night po dito po. Between 400 and 800 a night. Napakaganda nga lang po dahil meron po silang may hot springs po dito. Beautiful. Napakagandang lugar po nito. Yan, tingnan nyo po yan. It's an oasis in the middle of the desert. Napakaganda lugar po. Tapos meron din po sila, alam ko po meron, gumagawa rin po sila dito ng organic farming. Meron din po sila mga organic na tanim dito sa lugar na to. Ayan. Tingnan niyo po si Sir James. Sir James! Malapit na po tayo sa Lake Pleasant. Tingnan niyo lang po ito. Just to let you know na magpakita ko lang po sa inyo na talagang may bukal po dito. Tingnan niyo kung gaano po kabasa itong kalsada. Napakalinaw po ng tubig dyan sa gilid na yan. Pero konti lang po ang tubig. Pero... yan. Ipanya natin tubig. Tingnan ho natin yung tubig dito. At napakalinaw po ng tubig na yan. Tingnan nyo lang, ha? Saglit lang ho. Bababa ho tayo para makita nyo itong ano na to. Itong tubig na to. Just to give you an idea on what, how beautiful this water is. Bababa ho tayo para makita natin yung tubig na to. May nagtampisaw na. Nagtampisaw na sila sa tubig. Yan. Tingnan nyo kung gaano kalinaw yung tubig na yan. Yan, mga kaban. Summer ho dito sa Arizona. Gaano ho ka-importante ang tubig sa pangangatawan nyo para sa mga kidneys nyo rin. Napaka-importante po ng tubig sa atin, ang hydration. Pag na-dehydrate po kayo, pwede po kayong magkaroon ng tinatawag na heat stroke. Tapos pwede rin po kayong magkaroon ng acute kidney insufficiency. Kaya dapat mag-hydrate po kayo palagi, okay? Napakalinaw ho niyang tubig na yan, Malamig. Mga kababayan, medyo andito na po tayo, malapit na po matapos itong ating trail. Aywan ko lang po kung napapansin niyo yan sa dulo na yan, medyo malayo pa po kami, pero ayan po ang tinatawag natin na lake. Ayan po ang Lake Pleasant. Mayan-mayang konti po, ibibideo ko po yan sa inyo para makita niyo po, okay? Okay, mga kababayan, andito na po tayo sa Lake Pleasant Regional Park. Kung makikita niyo po, medyo mahaba ng konti, hindi naman masyado. Medyo siguro mga 10 hanggang 12 sasakyan lang po yung ahead sa atin. Dahil po ngayon ay Sabado dito, ang mga tao po napakahilig po nilang mag-boating, mag-canoe. Yeah, tingnan niyo po yung likod ko. Andiyan po sila Sir Melo Policarpio, si Ka James, at saka si Ka Eric. Ayan, ito naman po katabi ko dito si Sir Alan. Ayan, okay.
Alright, tingnan niyo po yan. Okay, ako meron po akong annual pass na tinatawag. Ito pong annual pass na ito is good. Approaching your destination. Ito po ay good for a year. Okay, at tapos kasama po niyan, yung annual pass, ito pong aking card. So meron po tayong tinatawag ng access card. So kasama po yan. Annual po yung kinukuha natin para makapasok tayo sa mga iba't ibang park dito po sa Arizona, sa Maricopa County. Correction po. Maricopa County. Kasi every county is different, okay? Ito po. Almusal na po tayo. Almusal namin ginawa ni Mrs. Pandesal di ube. May saging, prutas. Siyempre kailangan may prutas din tayo para healthy. Ang sarap. Ayan si Sir Eric. Breakfast of champions. Sam Pandesal. Okay. Oh, kain na. Oh, kape na tayo, kape na. Kain na. Okay, ayan. Napakaganda ho din eh. Napakagandang lugar. Ayan. Ayan. Dinala ko po dito sa gilid ng lake ang aking sasakyan. This is Sir James. Oh, yeah. Okay, halika na po at magtampisaw na po tayo sa tubig. Napakasarap po ng tubig ngayon. Ay, nako. Tampisaw na. Yan. Napakasarap po din eh. Ay, ay, ay. Lake Pleasant. Okay, so mga kababayan, narating na po namin ang Lake Pleasant Regional Park. At kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo, pinangako ko po sa inyo, pag-uusapan po natin ngayong araw na ito tungkol sa inyong kalusugan ay ang importansya o importante po na ang pagkakaroon po ng ating routine yearly a screening process. Okay, so ang pag-usapan po natin ay mga blood test at kung ano pa ba yung mga dapat na routine blood test na ginagawa natin annually. Kung tayo po ay normal at wala po tayong chronic health condition, pwede po tayong magkaroon ng tinatawag na taon-taon gawin po natin yung CBC or complete blood count. So complete blood count, we're going to, kailangan po natin, tinitingnan natin dito ang blood infection, anemia. Yan po ang mga tinitingnan natin, okay? Next po is yung tinatawag natin na CMP or tinatawag na Comprehensive Metabolic Panel. Sa Comprehensive Metabolic Panel po, ang tinitingnan po natin dito ay ang inyong mga sugar, fasting sugar, ang inyong pong mga kidney functions. Okay? Ang kidney functions po, napakahalaga po niya na inyong inaantabayan at tinitingnan po yan taon-taon. Tapos, kailangan din po natin tingnan ang inyong mga electrolytes. Electrolytes, kagaya po ng potassium, sodium, calcium, yung mga yan po. Ando po lahat yan sa test na yon. At ang liver function test, kasama din po yan sa tinatawag nating CMP or Comprehensive Metabolic Panel. Ano pa po ang susunod nating testing na kailangan gawin is yung thyroid stimulating hormone o TSH. Ito po ay test para sa ating mga thyroid naman po. Kailangan din po chinecheck yan taon-taon. Tapos yung susunod po yung mga tinatawag nating liver lipid panel. Ito po yung mga cholesterol, triglycerides, at ang yung good cholesterol, yung HDL, at ang bad cholesterol naman po ay ang LDL. Tapos, ang kailangan din po taon-taon, tinetest din po natin ang ating urine test. Para po tingnan naman natin kung meron po tayong dugo, kailangan din po i-check yung sa urine, yung albumin, creatinine ratio na tinatawag. Dito po makikita natin ang function ng kidneys natin. Kailangan taon-taon po, narurutan po na yan, ginagawa. Ngayon, ang pagkakaiba po natin, yung mga routine po na tinatawag, kapag wala po tayong chronic health condition, yun pwede po natin gawin taon-taon. Ngayon, kung meron po kayong kidney problem, chronic kidney disease, kung meron po kayong diabetes, meron po kayong diabetes, chronic kidney disease, high blood pressure, high cholesterol, yan, kailangan pong i-check ng inyong mga doktor. Tanongin niyo po, kailangan pong ginagawa yan every 4 to 6 months para pantayang mabuti ang inyong mga blood sugar, ang kidney functions. Lalong-lalo na po ang diabetes, napaka-common po niyan sa atin. Mahilig tayo sa kanin, aminin niyo na. Tatawad pa tayo, tatawad pa. Isang takal na kanin pa po. Aminin nyo, huwag kayong huwag nyong i-deny. Aminin nyo na yung kanin, isang takal, dagdag yan. So, kailangan po, chine-check po natin ang ating, yung mga sugar na yan, yung A1C, hemoglobin A1C.
Okay, so ngayon, marami pa pong mga testing na pwedeng gawin. Sa ihi po, pwede rin tingnan yung tinatawag natin na hematuria o yung ihi yung dugo sa ihi. Napakahalaga pong tinitingnan niya dahil marami pong pwedeng maging sakit yan. Yung prostate sa mga lalaki, chinecheck din po yan. Yung PSA level, kailangan pagka 40 plus ka na, 45 plus, yan, kailangan taon-taon tinecheck yung PSA level nyo. Para malaman din po, okay, yung napakarami po yung bladder cancer, pag may dugo ka po sa ihi, napakaano pong tinitingnan din yun, okay, chinecheck din po. Okay, so yun po muna, at sa mga susunod po nating mga vlog, meron po tayong mga pag-uusapan pang iba't ibang klaseng screening, at dapat unti-unti lang po nang hindi po kayo mabigla sa mga process ng ating kalusugan, okay? So marami pa po yung matututunan, umantabay lang. Tandaan nyo po, hindi po ako doktor. Ako po si Santi Melchor, nurse practitioner sa State of Arizona. Disclaimer, kailangan pong magpatingin kayo sa inyong mga doktor kung saan man po kayong lugar na nakatira, okay? So mga kababayan, pakatandaan nyo po, si Santi Melchor po ito, nurse practitioner ng Arizona. Mabuhay po kayong lahat, at abangan nyo po ang susunod ko pang mga vlog. At huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe, like, at syempre i-share nyo rin po sa inyong mga kapamilya, kaibigan. At tingnan po nyo yung ating mga kasamahan dito. Nandito po tayo ngayon sa gitna ng napagandang Lake Pleasant po. Ayan, si Mr. Dakoykoy ng uulat. Ayan, si Mr. Alan. Alan, yeah. Okay, si Sir James, ayun, nagche-check ng gulong. At si Michelle. Hi, Michelle. Kakapamilyang mga chief. Okay. O, sige na po. At ayan, si Mr. Lim. Siya naman po ang taga-video natin. Ipapakita naman po natin si Mr. Lim. Ayan. Okay, okay. So, maraming salamat po. At sana nag-enjoy kayo sa ating vlog ngayong araw na to. At dito rin po sa adventure natin. At marami po kayong natutunan sa atin. Palagi pong tatandaan, ang kalusugan ay kayamanan. At mag-iingat po kayo palagi. Maraming salamat po, at magandang araw sa inyong lahat. Mga guys, eto mga kababayan, nagutom po kami. Tanghali na po dito. Eto, kumakain po kami ng healthy na pagkain. O, tingnan nyo, gulay. Dito po kami ngayon sa surprise po. At tanghali na, ayan po si Mr. Lin. Kumakain na rin. Social distancing, kung napapansin niyo po, ang aming distansya napakalalayo. Oh. Okay, napakahaba po ng lamesa namin. Yan, pasensya na po yung makain din ako. Kain po tayo. Oh, yan. Mr. Alan, kain po tayo. Okay. Okay, abang-abang po kayo sa susunod namin mga vlog, at isasama po namin sa aming mga adventures, okay? Alright. Doon nagawa yung mukha niyo perfect.